Financial tip number 4, understanding how money works. Pansin nyo ba kung bakit may mga tao na pa-travel-travel lang, may mga tao na parang kala mo walang ginagawa, may mga tao na pa-easy-easy lang, may mga tao na kahit pandemic, may COVID, may lockdown, parang hindi sila apektado. Alam nyo guys kung bakit? Kasi naiintindihan nila kung paano nagtatrabaho ang pera. At kapag ikaw ay naiintindihan mo kung paano nagtatrabaho ang pera, hindi mo to gagastusin sa mga walang kwentang bagay. Like yung mga bisyo, yung mga luho, hindi mo gagawin yon. Bakit? Kasi naiintindihan mo ang tunay na gamit ng pera. Narinig niyo na ba yung kasabihan na ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay nahihirapang yumaman? Or narinig niyo na ba yung katagang work smart, wag work hard? Bakit? Kasi pansinin nyo, marami sa mga Pilipino masipag. Marami sa mga Pilipino ginagawang umaga ang gabi ay ginagawang umaga, pero still, hindi pa rin sila yumaman. Tama ba? Because hindi talaga hard work ang magiging dahilan para tayo maging successful. Importante rin kasi yung ating knowledge. Importante rin kasi yung ating kaalaman. At itong mga kaalaman na to ay hindi idinidiscuss to sa school. Ito po ay idinidiscuss ng mga taong naka-experience na kung paano nila patakbuhin ang pera. Kaya nga po, di ba, kami palagi namin sinasabi, atin kayo ng aming financial literacy campaign, ng aming mga financial education class. Kasi dito po idinidiscuss kung paano tayo makakapag-invest ng tama, kung paano tayo makakapag-ipon, makakapagbayad ng utang, makakapag-increase ng cash flow. Tinuturo yan sa mga ganyang klase ng seminar. Ang problema, dito tayo nagkatalo sa tinatawag nating mindset. May mga Pilipino, may mga tao, ayaw nila ng mga ganitong klase ng pag-aaral. Kaya naman, dun papasok sa litang ang mayaman, lalong yumayaman, ang mahirap, nahihirapang yumaman. Kasi nga, sa isip pa lang, sa mindset pa lang, tinalo na eh. So, ang papapayo ko sa inyo, itong usapin kasi na ito ay napakahaba. Importanteng maintindihan natin, number one, paano mabit ang inflation. Number two, paano ang proper protection. Number three, paano tayo makapag-increase ng cash flow. Paano ma-manage ang debts. Paano tayo makapag-create ng emergency funds. Higit sa lahat, yung iba't ibang klase ng investment. Yun yung kailangan nating alamin. Kasi hanggat hindi mo nalalaman kung paano magtrabaho ang pera at kung paano palaguin ito, alagaan ito, eh talagang darating ang time magfi-fail tayo sa usaping financial. So ako po, ini-encourage ko po kayo na mag-message kayo sa akin para mapa-attend ko kayo sa pre-financial literacy class na talagang ibinibigay namin sa mga taong gustong matuto.